Maraming pong salamat, Ma'am Boots, Professor Boots Herrera, and the whole team of Ateneo Art Gallery for giving us space today for us to listen, watch, and to converse, giving us this moment to converse, first with the documentary and now with the people who are so instrumental and who are part of telling Edjop's story to the public years after his passing. We welcome to, I'm Lisa Ito from the Concerned Artists of the Philippines, and siguro I give a short introduction how we came to hold these kinds of initiatives and activities. Yung ganitong initiatives, we call them memory projects. And this started several years ago when the human rights violations all around us were worsening. It was around September or October 2018 when many artists, including filmmakers, were red tagged. And among the many actions that the cultural and arts community undertook to respond to the situation was to look back at the darkest times in our nation's history, to offer a space where we could talk about these memories, the trauma, what happened, as well as how people responded and overcome this. Yung name na Edgar Hopson or Edjop, it's one of the many names and faces that we see in the exhibition in the adjoining hall. And marami sa kanila, some live to tell their stories, some their stories continue to be told through the medium of art and film. So memory projects became a term for holding these kinds of spaces where we could continue and create a safe space for talking and for action. So the first memory project was held at the Cultural Center of the Philippines on International Human Rights Day noong 2018. It was held with a group called Resback, which was an artist group formed in response to the EJ case. So they invited the CCP 13 Artist Awardees for the year 1972, that batch. They were already, then they spoke about the art that they did and ano yung, how they responded to the situation. That was where it started. Then the pandemic happened. Many face-to-face activities such as this were not possible. And CAP started continuing with the memory projects online through film. So the first time that we showed Edjop was online. It was the eighth memory project that we held since September 2020, December. We held our first memory project actually 2 years ago. So nakakaano na ngayon, ilan ba? 13? 12. Sorry. Grabe, nag-fail ang memory sa ano number ng memory project. So ano, so these were online film screenings, 2020, 2021, and ngayon 2022, it became, conditions today became more possible to hold face-to-face screenings and talks and dialogue such as this. And the people that we used to see and meet via Zoom before now are here with us today. And usually after the film screenings, we have a talk back where people who were very important to the story, to the making of the story, and who were part of that story, we converse with. And to introduce our guests, very special, the very special people who are part of our talk back today, I'll call on Professor Rose Roque of CAP, PUP, and yung, yan, sige. And to also give us a background on yung archiving efforts para sa film na to.
Hello? Okay na pa? Okay. Magandang hapon sa ating lahat. Yun, nabanggit naman ni Lisa yung mga importanteng bagay tungkol sa memory project. Ang maganda ngayon, kasi eto tayo ulit, face-to-face, di ba? Or in-person screening. At Edjop yung pinapanood natin sa eskwelahan kung saan siya naging malaking bahagi. Kaya, ba't kung binabanggit yun, syempre, hindi naman to first time na napalabas yung Edjop. Nabanggit nga ni Lisa, may memory project na rin na Edjop. At kasama namin, yung nandito ngayon, magkita-kita tayo dito sa harap, ay naka-talkback na namin yung December ng last year, yung 2021. Kasi memory project 8. Pagpunta kayo sa page ng CAP, actually, nandun pa yung Edjop at yung talkback with the family of Edjop. Pero even before that, nung nabanggit ni Lisa yung nag-red tag ng mga filmmakers noong October 2018, noong September 2018, pinalabas sa isa sa mga films na pinalabas sa UP, yung Edjop. Actually, kaya malamang na-red tag yung kasama yung mga 18 schools. Ay dahil nung mga panahon ng September, may mga, yun nga, may mga pagpapalabas. Diba? Yun yung, kung babalikan nyo, yung martial law themed film screenings ng September, ang ni-red tag nung October 2018, na sinasabi yung mga 18 schools ay part ng destabilization plot. Kaya naging, ano yun, yun nga, yung nabanggit na niya na nagtipon yung film and arts community at na, yun na, yung mga nabanggit niya. Ito yung nagtuloy, memory project, na from online, puntahan niyo yung CAP page from memory project 1 to 8 online siya. Tapos memory project 10 online din, so sa CAP page lang lahat nandun. So memory project Edjop. Pati nasa Cinemata, yung platform ng Engage Media, pinahintulutan na ng pamilya na ma-upload doon yung Edjop. And alam ko rin gagawa ng paraan yung Ateneo, yung Ateneo Art Gallery, para kasi nga gusto nating patuloy na lumawak lahat ng platform, diba, espasyo, kasama na nga yung in-person. So para hindi na natin pahintayin pa yan, makakausap natin ngayon. Ang crucial sa paggawa ng docu at yung mga narinig natin, yung perspective, o hindi man narinig, nakita natin bilang mga batang paslit. Andito na sila ngayon. So samahan po natin, po na tayo, Lisa. Kung si Risa Jopson, ang bunsong anak ni Edgar Jopson. Ayan. Siya yung isang, yung nakita natin ba? At si Jose Cuaresma, isa sa mga filmmakers na gumawa ng Edjop. Sila yung galing sa Alternative Horizons. Nung panahon kasi ng panahon na to, pansinin nyo kung may filmmakers sa inyo, di digital, ba? Ano yan, panahon na magnetic tapes pa yung gamit nila, U-matic in particular. Hindi tayo sanay doon kasi usually kung sa bahay dati, mas beta or Betamax or VHS. Kasi mas ang gumagamit ng U-matic, mga broadcasting corporation industry yung gumagamit. Pero may mga filmmakers like, yun nga, independent filmmakers like Alter Horizons, naka-access din sila ng gano'n. At through U-matic yung tapes na yan. Tapos may connection na ako sa sense na yung archiving efforts to digitize the works of Alter Horizons and Asia Visions ay may role ako sa pag-initiate at pagtutuloy-tuloy nun. Dahil marami silang gawa na napaka-relevant. Lalo na ngayon, di ba? Term natin, ATM, di ba? At the moment. Sa panahon nun, ano ba yung pang-ATM natin? Ito na yung mga docu na tulad nito. Kaya yon si Jokwa, sa production, pwede natin matanong. At si Risa, syempre, sa... At nandito, I mean, siguro po kung may gusto rin i-share si Joy at sister ni Risa and si Tita Joy, ayun, ready rin pong makishare. So, kamusta Risa na... well, nakailang nood ka na rin, di ba? Pero... Nandito tayo ngayon sa Ateneo. So, magandang hapon sa inyong lahat. Pakilala ako ulit. Ako si Risa Jopson. At meron akong bahagi na gusto kong sabihin bago tayo
dumating dun sa open forum. Ngayong linggo rin ang ika-40th death anniversary ni Tatay. At merong nagsasabi na September 20, meron din nagsasabi September 21. Pero ang alam namin sa pamilya, September 20 ang itinataguri namin na 40th death anniversary ni Tats. At ito rin ay commitment namin na sana kung ano man yung adikain ni Tats, gusto namin na sana hindi lang ngayong anibersaryo, di ba? Lagi naman natin ginugunita yung alaala nila. Pero lalong-lalo tigit na in the next years, magkakaroon na tayo ng 50th anniversary. At bakit ganun pa rin yung mga problema natin? Bakit ganun pa rin yung mga kinaharap natin? Red tagging, ganun pa rin yung extrajudicial killings, at ganun pa rin yung hamon sa mga artists, estudyante, at lahat ng bahagi ng lipunan na patuloy pa rin na bahagi ng alaala, pero kasama rin ang bahagi ng pagkilos. So siguro yun lang yung gusto kong ibahagi bago tayo. Yes, ayun. Ayan, sige. Sige, pangsimula siguro, doon nga, nagpapasalamat kami kasi nakita niyo yung quality na ng video. Medyo gumagalaw-galaw na, magandang, kung hindi nila na-digitize yun, sayang yung mga pinaghirapan namin noon eh. Tapos, gusto ko rin sabihin sa inyo, bago pa tayo pumasok dun sa talagang ano ng film, paano kami nagkaroon ng Umatic? Actually, nangyari noon, nasa gobyerno ako. Kadarating lang ng machine na yun, ipinagkatiwala sa akin. Kinoconceptualize namin nila, Joy, yung video. Year after nung namatay ata si Edjop, kinoconceptualize namin, inuumpisa namin. Kaya yun yung ginamit namin, kaya nagamit namin yung Umatic. Oo. Tapos marami kaming naging kasama. Una, dapat nandito nga si Roy Iglesias eh. Kilala nyo ba si Roy Iglesias? Award-winning writer siya, screenwriter. Siya yung kasama ko, actually siya yung nagsulat ng script. Tapos yung mga tulong-tulong nga ng mga kasamahan, mga kaibigan, mga ganon. Isang background pa, alam mo napaka, hindi ko nga alam kung paano yung ano eh, yung kung paano siya nagawa. Matagal namin siyang ginawa, hindi lang biglaan. Marami dun sa mga doon, baka ngayon mahirap niyong makita eh, di ba? Yung mga personalities na interview namin doon. Yung most sa kanila, si Joma, si Dante, si Chito Santa Romana, sino pa ba yun? Yung kila Father, pinuntahan talaga namin sila Father dito sa Ateneo. Ayun si Edulatore, kasama yun. Ha? Hindi na, oh. Alam nyo, isang araw lang nangyari yon kasi 85 ata yun eh. Nirelease lahat yung mga prisoner, yung mga political prisoner. 86, oh, basta 85 pa lang yung nagka-anot. So 86, inimbita sila sa isang araw. Na-interview namin sa isang lugar, nakuha namin lahat. Parang swerte. Oo. Tapos yung footage. Maraming footage doon, hindi namin makukuha yun eh. Galing sa gobyerno rin yun, sa Malacanang nung pagkatapos ng EDSA. Doon namin nakuha yung mga most of the videos nito, yung files. Nung EDSA Revolution, kasi medyo nagkaroon kami access sa ano eh, sa Malacanang. Yun. Nakuha namin yung mga ilang footages saka yung mga file na naano namin. Yung isang ano rito, wala pa namang Alternative Horizon Media Cooperative. Alam nyo, nabuo yun dahil to sa Edjop. Nagkasama-sama kaming mga yung mga artist, sabi namin magbuo tayo. Marami tayong magagawa pa dapat. Marami pa tayong dapat gawin ng mga pelikula na magsama-sama tayo. Yun, tulik. Kasama nga rin namin dito sila Pio De Castro at yung asawa niya. Alam, nakilala niyo ba si Pio De Castro? Nung time namin, lahat ng commercial na tungkol sa bata sa kanya pinagagawa. Ganong kagaling 'yon. Tapos later on napunta siya sa LBN. 'Yon. Yun sila Roy Iglesias, si Boss Dalisay nga from time to time gumagawa rin sa amin ng script 'yon eh. Mga nakasama namin. Marami kaming mga nakasamang doon sa Alter Horizons later on. Ayun, pambungad para pag nag-discuss tayo ng mas technical o mas malinaw. Okay, maraming salamat.
So, yung alternative horizons ng unang-unang media cooperative sa bansa. Ayan, so 20 yan. Kami, actually 20 kami. Pati yung si Marie Marciano, si Sir Reyes, siya yung ano eh, yung unang nag-umpisa. Actually, doon kami natuto ng film eh. Kay Sir Reyes, yung Mobile Fund Film Institute. Siya yung unang-unang ano noon, director. Kasi kami unang batch noon eh. Ayun. Tapos yung kapatid niya, si Marie Marciano, siya yung nagboses. Oo. Nakasama rin namin. Nabanggit na nanalo ng CCP Award. This was before Cinemalaya, of course, no? Wala pang Cinemalaya noon. Actually dati, Experimental Cinema of the Philippines, yon. Nanalo rin kami ron eh, pero hindi itong Edjop. Yung Sabangan, tsaka yung other ano, mga nanalong mga films. Tapos, yun naman, Super 8 pa yun noon. Mas mahirap tsaka mas film yung ginagamit eh, single yung 8 frames per second, mga ganun yung ano, yung ano noon. Yung Sabangan na na-mention niya, kasama yun sa playlist na nasa Cinemata platform ng Engage Media, yung binabanggit niyang nagawa nila. Pero ito yung gawad alternatibo, yung pinag-uusapan natin na kasama na bigyan ng parangal yung Edjop. Post Marcos na yung gawad alternatibo. So, ayun. So, 87 malamang yun. Kasi 86 yung credits na. Ang Sabangan, 8. Hindi, yung Edjop sa gawad alternatibo. 86 yung docu, tapos malamang 87 yung gawad alternatibo. So, ayun. May ilan pa silang gawa actually yung Alternate Horizons na nasa gawad alternatibo. Na ibang pagkakataon siguro pwede rin mapanood. Pero ayun, ang crucial din dito dahil nababanggit yung materials. Ang pinaka-paborito ko na pinagkwentuhan nga namin ni Risa sa likod ay yung naririnig natin si Edjop. Yun yung pinaka nung unang-una kong napanood yan. Yun kagad yung pinaka may paborito o pinakamahalaga. Yung di man natin siya nakita. Mga larawan na lang, di ba? Mga pictures niya at mga tragic na mga photos, pero yung boses. At baka, napaka, ang tanong ko, kamusta na yung mga, ano na yun, recordings? Kamusta sila yung nagamit sa... Magana naman siya? Naka-on naman siya. Ayan. So, meron nasa amin pa rin yung U-matic. So, two years ago, we decided na i-digitize lahat ng original na U-matic tapes. So, good pa yung, may ilang mga hindi na nag-survive, pero meron pang good portion na good quality. Yung recordings, nung kumakanta, hindi ko alam kung saan yung original. Na kay nanay siguro. Cassette tape. Opo. So, natatandaan ko pa na nung bata kami, yung cassette tape mismo, but hindi ko alam kung saan na ito. Nasa bahay na, hahanap. Nako, mahirap yan. Maraming pa rin mga ano, baul ng kayamanan. May isang grupo nga rin kasabayan ng Alternative Horizons, yung Asia Visions. Ano sila, NGO naman eventually yung naging format nila kasi sila media cooperative. Sa iba silang... Saan nga ba nag-accredit ang cooperative? Yung cooperative, basta may government agency na nag-accredit na. CDA. Ayun. Cooperatives Development Authority. Ayan. Doon sila. Tapos sa SEC naman yung Asia Visions as NGO. Pero ang importante sa kanilang dalawa, parang ano sila, magkapatid, sister sa advocacy. Kasi lalo ng panahon na yun, hindi katulad ngayon, dami-daming film groups na rin na positive, di ba? Kasi digital. Pero nung panahon na yun, mas challenging. Though, nag-breakthrough talaga yung Super 8, yung existence din ng U-matic. Pero still challenging kasi kung nakita nyo yung U-matic, mabigat pa rin siya. Dalawang tao ang kailangan para i-operate at least kasi may kailangan na hiwalay na sound person na hahawak ng recording, mabigat nga. Tapos, isipin nyo yung mga battery packs noon. Ngayon, di ba? Madali na. So, iba talaga yung panahon nila. At doon natin i-appreciate
yung production nung panahon na yun. Sabi nyo, talking heads, yun ba ngayon parang bore, ganun. Tsaka kita nyo yung mic, hawak pa nila yung microphone, and etc. Pero yun yung panahon nila. Ang pinaka-importante na capture yung pinaka-importante nga. At ano nga, yun nga, ang daming personalidad. At I think ang tinutukoy mo na minsan nandun sila na reunion, may pelikulang naka-docu rin na naka-capture nung reunion na sinasabi niya ng mga political prisoners, yung nasa Beyond the Walls of Prison. Hintayin na lang natin na... Separate. Hindi, yung dinocument ng Beyond the Walls of Prison ay yung reunion ng mga political prisoners. Abangan na lang natin yun. Inaayos yun na ng Ibon Foundation. Sila kasi ang custodian ng Asia Visions Collection. Inaayos na ang playlist naman ng mga docu na political detention yung focus. So, wala pa kaming petsa, pero inaayos ko na with Cinemata rin para online mapanood natin. Yun, yung Beyond the Walls of Prison, ibang kwento rin yun, pero magkakadugtong. Kumbaga, puzzle building. Yan, lagi kong binabagat yung ating alaala. Parang sa ngayon, sadly, hindi pa buo agad yung puzzle. Kaya tuloy, may nanggugulo, di ba? Yung mga pyesa ng puzzle natin, may nagnanakaw, may nagtatago, pinapalitan ng iba. Pero importante yun nga, meron pa rin mga pieces ng puzzle na tumulong tayo na makibuo para dun sa talagang, yun nga, katotohanan na yung nagana facts, di ba? So, anyway, Lisa, ano naman ang... Nakwento po ninyo kung ano yung mga challenges dito sa production of the... sa paglikha, tsaka sa pagpagawa ng... Sorry po. Mahina talaga yung boses ko sa totoong buhay. So, hindi rin proper Jack. Nakwento po ninyo yung mga challenges sa paglikha, sa production ng docu na ito. Maraming technical challenges, pero yung isang challenge rin po yung dulot ng panahon na chilling effect, natakot, at nung repression when it was made at that time. Paano po ninyo naigpawan ang chilling effect at takot nung panahong iyon? Kanina tinanong ko sa inanong ko sa inyo sa Umatic, no, paano kami nakagamit ng ganung machine? Alam nyo, gusto ko ibalik sa inyo 'yan. Ang point ko lang dun kasi pag may gusto kayong gawin, magiging determined ka. Gagawin mo kahit na ano para magawa 'yon, 'di ba? 'Yun ang importante sa atin, lalo sa inyo mga bata. Yun yung ano eh, yun yung nag-ano sa amin, nagtulak sa amin eh. Una, ilan sa inyo nakilala kay Edjop? Wow. I mean, pangalan, syempre. Pangalan. Pero yung ano, yung background niya talaga nun. Anong papano niyo maikukwento si Edjop? Paano niyo siya nakilala? At saka ano yung pagkakilala niyo? Kasi, first of all, background context lang po, student activist din po kasi ako. And I learned about Edjop while being in Ateneo na may nagsasabi sa mga kasama and like groups namin na Edjop, Edgar Hopson is a famous Ateneo martial law martyr. And then I got curious. And then it went on from there na, yun nga, yung mga kwento tungkol sa kanya na he was the son of a grocer. He was there in the first quarter storm. Naging presidente siya ng NUSP twice. Tapos, the stories went on and then na-realize ko din na meron ding ibang Ateneo martial law martyrs. Kasi nakakuha ko yung dalawang book, Down from the Hill, and ano, Living and Dying, that Project the 11. Specific Ateneo martial law martyrs. So, doon ko siya mas nakilala. Actually, alam niya kung bakit ko tinanong yon. Yung pagkakilala ko kay Edjop, yun yung nag-ano sa akin eh, kung nagtulak ng gusto. Kasi nung 70s, nung sa kabilang eskulahan kasi ako eh, sa kabilang eskulahan ni Lisa. Cell. Lagi kong tinatanong yan eh, kasi laging nababanggit. Kasi si Edjop nung panahon na yon, sila
parang ano siya, di ba? Parang ba yung sabihin moderate yung ano niya, iba yung tinatakbo. In fact, nung di ba nung January 2. Ba o sa pikutan ba sa krame? Paano ka makakawala basta-basta ron? Talagang pinakwalan siya kasi akala dahil siyang moderate, kakampi siya, pwede siyang gamitin. Kaya di ba may letter siyang sinabi niya, ibinulgar niya kung ano yung mga ginagawa ng mga sundalo, ninaano sa kanya, ginain ano. Ganong kalupit talaga yon. Kaya nung nakita siya, galit na galit talaga siya, galit na galit sila sa kanya. Kasi parang ano, pero titignan mo naman eh, actually, nag-graduate siya nung year yun. Ang ganda ng oportunidad niya kanya. Anak siya na, di ba, maganda ng buhay nila. Maganda ang trap. Nag-graduate siya ng cum laude. Dalawang kurso pa nga ata yun eh. Kung gustuhin niya, pwede siyang pumasok sa kahit sa bureaucracy o sa mga big businesses at magiging successful siya. Pero hindi nangyari yung ganun. Kasi determined siya talagang mabuti. Na ganun kasama kasi talaga yung situation. Di ba? Nag-aral siya ng law, tapos later on na-integrate siya, tapos lalong napalalim yung kanyang ano, pagpakilala dun sa kondisyon na nangyayari dun sa atin. Ganun kalupit yung Marcelo noon. Ikaw, ayan, Lisa. So, meron akong kwento kasi nabanggit mo, Jokwa, yung galit na galit yung militar sa kanya. Noong 2017, nagkaroon ako ng chance na pumunta sa Davao City para sa doctoral dissertation ko. 34, si Tats nung namatay siya doon. 34 years old ako nung nag-fieldwork ako sa Davao City. Feeling ko, gusto kong kilalanin yung mga dati niyang kasama, etc. At ang isa sa mga interviews na na-clinch ko ay kay retired Colonel Estares, Nelson Estares. Siya yung dating major na in charge dun sa raid sa Skyline Subdivision kung saan nahuli si Tats at pinatay. Pero nag-strike sa akin na bakit siya pumayag na interviewin ko siya. Na-feel ko na sobrang na-admire niya si Tats. Tapos nung nalaman niya na ako yung mag-interview, pumayag siya. Hindi siya nagsabi na no. Tapos ang nakakatawa dun sa nangyari is ayaw pa sana sabihin nung nag-connect sa amin kung saan or baka kasi daw bumag-back out siya. No? But anyway, hindi siya nag-back out. So it was interesting for me to meet Colonel, retired Colonel Estares, that by the way, at the moment is, I think, a consultant sa OPAPU, sa Office of the President on Peace and Unity. Oh, diba? Anyway, so what was interesting, the first thing he said to me was, you have your father's eyes, he said. Sorry. And I just thought it was so... it was just so pagka kulang yung information natin, nag-i-imagine tayo, di ba? So parang na-imagine ko na bakit niya sinabi yun? Tiningnan niya ba si Tats sa kanyang mga mata nung gabing iyon? Di ba? Parang ano yung nangyari? Tapos sabi niya rin, which was so weird for me. Nag-offer siya ng information na wala naman ako sinosolicit. Pero sabi niya na noong gabing iyon na magre-raid sila, sobra niyang pride na yung military daw matagal nang minamanmanan sila, Edjop. Parang sinasabi niya na lahat ng mga for rent na bahay dito sa Davao City, they were on our list. So alam namin na kapag merong magre-rent, na alam namin na hindi taga-Davao, already titingnan na namin kung sino yung renters. So parang ganun daw sila ka-advance, he was so proud of their intelligence, etc. Anyway, so isa pang unsolicited na kwento niya sa akin is that
bago daw sila pumunta sa raid, sa skyline, dumaan daw sila sa then solicitor Rodrigo Duterte. So, kasama daw si Duterte dun sa raid. So, ito yung mga hindi ko tinanong sa kanya, di ba? Pero ang tanong ko sa kanya, bakit may barbed wire yung mga wrists ni Tats? Sabi niya, hindi niya matandaan. Bakit? Kailan death anniversary niya? 20 ba o 21? Di na namin alam yan. No? So, parang yung nagsistrike sa akin is what he remembers and what he chooses not to remember. And that is also something for us to say, di ba? Kung sino yung nagbe-benefit pag kakalimutan natin, yung selective lang ng mga bagay-bagay. Tapos ganun din kung ano rin yung mga dapat din na sinong nagbe-benefit pag kakalimutan mo yung ibang facts? Sino yung mag-benefit kung makakaalala ka ng mga bagay na ganito? So ako din, mag-imagine din ako that I also looked at that when I was young and I was 5 months old nung namatay siya. So I will also imagine that I also had a look in his eyes when I was a baby and that I did not forget how those eyes looked like. Thank you, Risa. Saan? May question ako. As family members, saan kayo humuhugot ng lakas to tell Edjop story? For you or? Oo, kung sila. Kasi lalo or, na, lagi kayong, sa totoo lang, natutuwa kami na lagi kayong nandyan. Game. Oo, lalo si Tita Joy. Laging nandyan si Tita sa UP nung nakaraan, di ba? Yung first ever in-person screening sa UP Film Center, Edjop yung pinalabas. Tapos 200 plus yung nandun. Ayun, alter, ano yun, sa alter media. Although yung kopya, yun, provider na. Siyempre sila, pinapahintulot lagi ng, sila kumbaga may copyright, yung Alter Horizons and the family. Mm-hmm. So, like go. Sunod ako, ma. Go muna. Or ate? Okay. Ako yung story ko, I guess, was different. I would avoid talking about my father or my background growing up. Kasi, ewan ko, lagi kong sinasabi na hindi ko naman siya nakilala, so huwag niyo na akong tanungin. I can't contribute anything to the discussion. But actually, I just started speaking out. If, now that you asked it, honestly, I started getting invited, siguro mga 2020, or 2019, I don't remember, 2019 yan. Basta before the elections. Tapos, di ba yung time na yon, medyo dumadam, yun nga, red tagging and everything. So, I just thought about it and I said, you know what, I'm not comfortable, but if, you know, by speaking out or by just sharing my story, you're not really inventing anything naman, di ba? You're just telling your story. If by sharing my story, this was what I was thinking then, and if a child will, if we can avoid having, like, let's say, any child lose a parent again, fighting a dictatorship or whatever, then I'd be happy, then I'll share. So yun, so I guess that's how it started, that's how, yeah. But I guess ngayon, mas may opinion na din ako. But before, I really avoided it. So yun yung story na yan. Siyempre, hindi naman siya pwedeng makalimutan, no? And for me, natutuwa naman din ako na maraming sanang mga kabataan na malaman yung, kasi ang dami niya talagang opportunities noon for himself, di ba? But he chose to serve the people, ganun. So, and for me, of course, it was very hard
and painful, di ba, to lose a husband. Pero napaka-overflowing din kasi nung yung mga pag, ano ba sa kanya, ng mga tao, lalo na itong nung wake, nung gano'n. Tapos nung dinala namin siya sa sementeryo, yung mga gano'n. So parang nakaka-ibsin ng pain. Yung parang ang dami mo kasing ka-share. Yung gano'n, hindi yung parang sa dami nung nagawa niya, parang nakalimutan siya ng tao. Parang for me noon, hindi naman, parang hindi nasayang. Kasi parang na-appreciate naman ng mga tao. Of course, talagang Marcos and the dictatorship was a different story. No? Talagang yun, gusto mong patayin. Pero, siguro wala namang taga-Marcos dito. Anyway. Pero kasi, di ba, when you're in pain, gusto mo talaga to fight back, eh, di ba? Hindi mo naman talaga papayagan lang, di ba? So, yun. Parang what gave me the strength is, you know, the people's love and concern din. At yun, na parang, tapos yung may mga kabataan din naman, may pag-asa pa kasi wala na, hindi pa siya nalilimutan. So, ako rin yung pinaghugutan ng lakas ng loob ay siguro yung kwento at buhay talaga ni Tats na siguro medyo may pagka-obsessive din ako na personality. Dahil hindi ko siya nakilala, I was really interested to know a lot about him through the stories, through the film, through the books that were written about him. So, meron ako, pag meron akong problema sa buhay or pinagdadaanan, iniisip ko what would Tats would have said. So kahit wala siya, ni-imagine ko yung wisdom sometimes that could be passed on. Tapos iniisip ko rin na what would he have done, for example, in the same situation. And iniisip ko parang nagiging moral compass siya because in my mind, this probably would be a good way to pursue. Although, of course, iba-iba tayo ng struggles and strengths. So, pag humugot tayo mula dun sa buhay ng tao na binigay yung lahat nila, tayo din, inaasahan na ganun din yung gawin natin. So, I guess, we will always fall short because their standards were so high. But we have to just keep trying. Yung isa din gusto kong i-share sa inyo, tuloy nagpunta kami kung saan siya, yung bahay sa Davao. Pinuntahan namin yun eh. Alam mo yung itsura? Isang bungalow siya, sa likod may bakod. Tapos makikilala mo talaga sila Edjop eh. Anong tawag dyan? Nung ni-raid daw sila, yung talagang mga magagaling na, yung meron atang kasama siyang talagang military, nag-tiger jump. Kaya naka-anoes. Pero si Edjop, sumampa sa bakod, tapos nagtawid pa sa bakod bago bumaksak. Kaya siya nahuli. Ibig sabihin, kahit gano'n siya katagal sa atas, yung kanyang buhay as revolutionary, ay talagang yung sa pagbubuo ng ng teorya, ng kung paano. Hindi talaga military yung kanyang background. Otherwise, yung tinagal niya yun, alam niya kung paano siya makakatakas. Pero hindi eh. Yun yung isang nag-strike din sa akin eh. Na ito talaga, taong kamukha natin. Hindi din yung military man na ganon. Kasi yung iba nga, yung bakod, nagta-tiger jump siya, nakaka-ano. Pero siya hindi. Sumampa sa bakod, tapos pumunta sa kabila. Kaya nahuli siya talaga. Tapos nung nakilala siya, yun siya pinatay na eh. Ganong kalupit yung mga yun eh. Otherwise, kung kunyari, yung mga intellectual yung yung tao, di-respect mo, sabihin mo kung paano. Pero hindi ganon ng hindi ganon ng martial law. Patayin kayo dahil lumalaban kayo. Yun yung talagang epekto ng martial law.
ano po, bilang filmmaker, you went through yung whole process ng pagbibisita sa iba't ibang lugar, pag-uusap sa iba't ibang tao, para mabuo yung kwento ng buhay ni Edjop. Para sa inyo po, yung sa punto de vista ninyo, ano yung nag-strike sa inyo na quality niya na mahalagang malaman ng kabataan today? Ni Edjop mismo? Opo. Ano po naman? Medyo madami yun. Marami talaga yun, di ba? Yung quality niya. Pero yung ano niya talaga, yung determination niya, kung ano yung nakita niyang tama, kung paano niya gagawin yun, yun yung isang nakita mong malinaw tungkol kay Edjop. Di ba, kinuwento nga ni Kapilising, napuntahan din namin yun sa Bulacan, yung bahay nun, yung naging ninong niya sa kasal. Simpleng-simple yun talaga yung buhay niya nung ninong niya doon sa ano. Tapos yun nga, kinukwento niya sa amin kung paano si Edjop, mga ganun. Iba yung ano, di ba talaga yung kanyang, iba si Edjop talagang ano, yung kanyang determination. Hindi lang naman siya, marami talaga ng mga nagsakripisyo nung martial law hanggang ngayon, ganun talaga, determined talaga sila, hindi yung wasat simpleng parang kinuwento lang o ano. Hindi, makita mo eh. Yung oportunidad nga ko niyang risa kanya, yung isang sabi ko nga sa inyo, nag-graduate siyang with honors, di ba? Ateneo pa. Pagkatapos, nandiyan lahat yung oportunidad. Pero tapos, anong tawag niya? Noong time na yon, alam niyo kung gaano siya tinitignan ng mga KM tsaka SDK? Anong tawag diyan? Iba kasi yung ano nila eh. Yung di ba, parang moderate na yung NUSP. Talagang magkahiwalay. Meron talagang ano, may pagkakaiba. Tapos paano napunta sa Egypt doon sa nagagalit sa kanya nung panahon na yon, doon sa kanya mga prinsipyong ginagawa. Paano siya na-accept, tapos paano sila nagkasama? Di ba? Isang ano rin yon, di ba? Isang ibang klase. Kay Edjop, tsaka dun sa mga naging kasama niya ron sa Kilusan. Yung nabanggit ni Jokwan na si Kapilising, hindi ko na siya nakilala pero nakilala ko pa yung kanyang may bahay at yung mga anak niya at yung bahay sa Bulacan na puntahan namin. Ngayon nasa bantayog ng mga bayani na rin ang pangalan ni Kapilising. Nung nakilala ko pa yung anak niya dahil sa Edjop, actually pinag-ugnay kami dahil nga may clip si Kapilising dun sa Edjop. Tapos interesado yung mga anak niya. Tapos yun nga, in-interview rin yung nanay sana. Yung may bahay ni Kapilising. Research para nga mailagay sa Bantayog. Ganun kasi sa Bantayog, it's either yun nga yung martyr or yung hero. Diba? Yung pag-martyr, yung panahon mismo ng Marcos dictatorship, yung sila na namatay. At kung nagtuloy naman na buhay na mas considered sila hero na they survived the dictatorship, pero yun nga, may ambag sila. So sa kasong to si Kapilising, dun sa hero siya. So ayun, nakaka-inspire at yung nakikita niyo mga natawa tayo, di ba? Yung napaka-candid lang nung ni Kapilising. Pero makikita mo talaga na gaano sila naging yung integration, di ba? Interesado lang ako, di ba? Sinasabi ring may role si Edjop sa La Tondeña. Yung strike, yung unang-una. Unang strike. Nung martial law, unang-una strike. Yung curious lang ako na hindi nabanggit sa docu, mas yung gut cord, yung may role siya sa organizing. Pero doon ako interesado na yung sa La Tondeña. Ano yun? Yung sa La Tondeña strike na may role din siya. Oo. Hindi, naririnig ko kasi ring kwento yun eh, di ba? Nakasama siya, pero wala sa docu. Oh. Yun ata kasi yung unang strike ng martial law eh. Yung unang-unang strike na nangyari ito sa Pilipinas. 1976. Nung martial law. Doon nangyari sa La Tondeña. Tapos
siya yung isa dun sa mga ano, sa mga organizer, sa labor, o yung sa mga ano, oo, sa labor organizer. Nasa anong grupo yung sa kanila noon? Yung Soto, di ba? Ha? O, oh, na-anat, o, oh, Natcore, o, oh, Natcore group. Gatcore. Yung Gatcore, oh, na-mention. Tsaka may urban poor group, di ba yung Zot, yung Soto? Zone 1 Tondo. Yun yung mga naalala ko. Ayan. Ayos. I didn't mean to involve, I just want to say hi to Risa. we work together at UP. Yeah, I'm Mary Rosales. I teach at Social Anthro, and I've been here forever. And I joined Ateneo, believe it or not, in 1960. Okay, so I knew Edjop because he was the president of the student council when I was teaching and working at IPC. Just to tell you one story, I think, which may have had an influence on what happened to him later. Early in the martial law period, when he was still the head of the Sangguniang or the student council, Father Frank Lynch, who was the head of IPC and Social Anthro, we were doing a lot of research in the countryside and seeing that there were huge problems, all right? And this was not accepted by the government. So we, by some strange thing, we had three blue ladies studying archaeology because they had blue and white ceramic collections in their haciendas that they were digging up. And we made sure that they just took courses in anthro, not just archaeology. So they began to see all of this data coming in. And meanwhile, they're always in Malacañang at the big events, and they were very uneasy. So they said to Father Lynch, you know, maybe, would you be willing to come to Malacañang and talk to the president and show him some of the data, blah, blah, blah. Father Lynch said, yes, we can do it, but I want to bring the students because they're the ones whom you consider a problem, right? Because at that time already, the activism was very strong and, you know, things got thrown at them after one big event, okay. So Father Lynch and some of us organized, we invited Edjop, Ray Vea, who was the head of the UP Student Council, and I think Chita Santaramana, I'm not sure of that. And I'm not sure who else, but there was a group of us that the Blue Ladies then got us into Malacañang. They arranged a meeting with the president, Marcos, for us to brief him. We had met before, of course, and Father Lynch said to the students, the three heads of student organizations, you have to tell the story, all right? So we were all prepared. We got there. He was not available. He was at the moment at another meeting, but Mrs. Marcos came in. She said, oh, the president is so happy you're here. He's going to come. In the meantime, let me discuss with you. And so Father Lynch started to introduce, but she interrupted, and for the next almost 2 hours, she did not stop talking, all right? And Father Lynch kept trying to say, well, you know, Ray Vea, Edjop, but she said, no, oh, I'm so happy to see young people here because, you know, all this, what happened that they say the students are out there, they're against us, they're throwing things. You know, if their parents would only pay attention to them. You see, like the president and I, every time we come home, we go to see our children, we tuck them into bed and make sure they're fine. If those parents of those students would only do that to their students, they wouldn't be so, you know, crazy in the streets with nothing else to do. At that point, after 2 hours listening to that, Father Lynch said, Madam, it's thank you for your attention. I think we now have to leave. After that, I think all of us saw there is no use in even trying to bring evidence, forget it, you know. Talking rationally, forget it. Being listened to, forget it. And I have a hunch, who knows, but I think Edjop and all those three student leaders saw that the, quote, moderate way, if you want to look at it that way, has its problems. If people don't want to listen to reason,
then evidence is not enough. It's, in fact, it's inadequate. And so I think that may have been one small step, maybe in Edjop's deciding to become much more radical than originally, as you were saying. No? So that's an incident. I don't know how many people know that, but it's important to know. Thank you. For me personally, so I really appreciate Ma'am Mary, who's also my professor in UP, that this story happened. I didn't know that. Meron din palang kwentuhan with Imelda, kasi usually yung alam natin is the conversation with Marcos. Yeah. So thanks, Mary. Curious ako dun sa may iba pang estudyante na nagtaas ng kamay kanina, di ba? Nakilala nila si Edjop. So baka pwedeng marinig yung sila. Paano nyo naman nakilala si Edjop? Ayan. Tsaka ikaw rin, nagtaas ka ng kamay. Same with Heather. I was studying in UST in senior high school, and I also joined a National Democratic Organization. So during our educational discussions, I learned about Edgar Hopson along with Emel Lacaba. And from there, I heard na they are student activists from Ateneo, and they were members. Edgar Hopson was a member of the LED, no? The NUSP, and I was a member of the student council during that time. So we worked with NUSP, and from there, no, I learned na they really focused on advocating the students' rights and the welfare of the students. So that's where I realized the importance ng role ng students and ng representatives ng students when it comes to forwarding our rights. So. Okay. Hi po. So ako naman po, nakilala ko po si Edjop through my dad's stories. Kasi yung tatay ko po, he was a student activist nung martial law period and nung waning days of the regime na. So pinanganak po kasi siya 1967, so he was young pa nung na-impose yun. Pero nung lumaki siya, he was also part of the movement. Tapos because of that, he studied in LaSalle. Tapos through his stories, dun ko po nakilala yung mga kilalang student activists ng time na yun. At least mga leading members ng activist movement ng time na yun. And in one of his passing stories, na-mention na nga si Edjop. Tapos tinanong ko, sino si Edjop? And then yun nga, he was an Ateneo student, he was an Ateneo student leader who was assassinated in Davao. Tapos through that, parang nag-start ako mag-search na rin sa Wikipedia. Kasi aside from like my dad sharing his stories, like his experiences nung Marcos period, parang na-curious rin ako, and I wanted to learn more about what happened during that time, like what my dad and his generation went through. Tapos doon ko po, yun, nag-search ako sa Wikipedia, tapos doon na, parang yung rabbit hole na lang po talaga na everything relating to martial law and the Marcoses. I started searching, tapos doon ko po nakilala. Doon sa akin na-introduce yung kwento nila. Tapos. Thank you. Oh, diba? At syempre, sa hindi naman nakakilala kay Edjop ngayon, sana nakatulong talaga yung docu na makaambag. So, oo, baka may questions naman sila. Transfer kayo for ano? Ayan, sakto. So, actually related po siya dun sa nabanggit sa story po ni Ma'am Mary, dun po sa, when it comes to the moderate approach to like dealing with the Marcoses. So, given that the circumstances that we are experiencing right now, yung mga naranasan natin when it comes to like, kasi as much as we'd like to expose the people, to the public, to like materials such as this, the documentaries such as this, there's a certain unwillingness rin po kasi na pakinggan or makita yung mga kwento ng mga nangyari noon. Parang one of the primary examples that we have right now is yung sa Batanglawin Ateneo po, it's one of the student organizations here in Ateneo, obviously. They're a student publication. Tapos they're holding an event, a martial law film, a screening. So it's a, parang throughout the week, they'll be screening different martial law films that tackle the different issues that happened that time. Tapos they posted like a, they posted a poster on Facebook. And then it got, I mean, initially, it circulated lang within the Ateneo community. But then, may naka-infiltrate nga ng mga trolls. Mm-hmm. So right now, naka 13,000? Tapos most of it are like laugh reactions. So,
parang as much as we'd like to provide like a platform to showcase these materials and these stories, how can we convince people to sa tingin po, like from your perspective po, kasi we'd also like to hear what you guys what ano po yung advice niyo po. How can we convince people to listen to your stories, to the stories that happened before? So for me, it's really, parang, it's it's a matter of what we can do, which is within our control, right? What their response is, hindi natin yun kayang direct, right? So what can we do? Let's get the conversations going still. Pagka huminto tayo, di wala na. Tapos na yung boxing, di ba? So, first we have to get the conversation started and get them going in a way that we can live with. Meaning, trolling din ba tayo? Or, di ba, parang, do you want to go down that route? Parang hindi yata, ang hirap yata ang panindigan niya. So what can we, ano yung kaya nating panindigan? What can we sustain? And really feel that the means are also the same as our ends, which is obviously to orient ourselves to what is true so that everything else makes sense. Otherwise, kung hindi tayo grounded sa truth, then nothing makes sense anymore because everything is spinning or it can be it's manipulated or it's not it's a simulacra, right? We're in that sense where we're not really grounded. So the truth grounds us, and if we that's our goal, we should keep it going, pero also keep the we have to have medyo thick face. Kasi, di ba, bardagulan eh. Di ba? So, kailangan natin na hindi tayo din masyadong mabalat sibuyas. Kasi talagang, it's really harsh out there. Di ba? So, we should keep going. Imagine natin na we stand at the shoulders of people who actually gave their lives. Ano naman yung konting trolling? Di ba? I'm sure kayang-kaya natin yun. What is great is that we can shut them. Diba kaya mo silang i-shut off? Ang importante our safety, our mental health, how we can keep each other safe and healthy and to keep each other going. So sa tingin ko, that's all we can do for our part. If we're consistent, if we're doing the things that are engaging them in such a way na hindi sila minamaliit or sinasubukan natin silang hamigin kesa awayin. Sa tingin ko, mas effective siya. Empathy is always more effective than force. That's my take. I haven't started anything violent online, so I don't know how it is really, kasi I know how hard it could be. Pero what else can we do? Diba? We just have to keep going. As long as yun yung platforms that we're engaging in, then we have to face the consequences of that platform. Sa akin, actually, personally, yung truth at saka right, dapat panindigan natin siya eh. Maraming, panahon ngayon, iba yung sa amin eh. Maraming means kung paano siya i-distort o paano papigilan tayo para sabihin kung ano yung tama at saka yung tama at saka yung or truth and right. Kung ano pang term yung dapat na gamitin. Pero importante, dapat wag tayong magbago. Dapat maging determined tayo. Kinuwento ko nga sa inyo eh. Nasa gobyerno ako noon. Nasa gobyerno ako, tapos pinagkatiwala yung machine. Akala nga nung mga gwardiya noon, eh, ginagawa namin para doon, part yun, syempre. Ginagawa namin, trabaho namin.
Pero yung facilities, kung gugustuhin nyo kasi, makakagawa kayo ng paraan eh, para palabas nyo yung kung ano yung talagang ano, kung ano nga yung gusto nyo iparating dun sa kanila. Importante kasi yun eh. Yun yung nagbigay sa amin, personally, nagbigay ng determination para ano, paano gawin pa rin ito kahit ano. Kasi nung una nga, sabi ko nga sa inyo eh, nag-ano sa akin, si Edjop dating moderate, tapos naging ganito, paano nangyari yun? Di ba? From moderate, tapos naging revolutionary, at sinakripisyo niya yung buhay niya, yung pamilya niya, lahat sinakripisyo niya para dito sa paninindigan na to. Bakit nangyari yun? Yun yung ano. Tapos, dahil nga rito, ginawa namin ang lahat ng paraan para ano, para magawa. Pak hindi lang naman ito yung nagawa namin na pelikula para ganyan. Yung sinasabi nga ni Rose kanina, yung isang ginawa namin, kaya na Super 8 pa yun talaga dati. Ang ano nga nito eh, yung bali thesis namin, no? Development for whom? Kasi sinasabi nila lagi dati, pagbabago. Pero for whom? Ito ang naging ino naman na sinentrohan namin dito. Nung balak nilang gumawa ng several dams, yung kaliwa-kanan dam, ilang tribo yung mawawala dahil doon. Ang ibig sabihin yung negatibo nito, ginawa namin talaga, ni-research namin, tapos pinuntahan namin, pakita, ganun din. Yung pagnaan mo kasi kung ano eh, basta't mag-determine ka to, para sabihin kung ano yung tama, ano yung ano, dapat yun, panindigan ninyo. Kayo mga bata pa kayo. Kami medyo ano na eh, nahirapan na eh. In fact, yung technology ngayon, pag sa amin, mahirapan na kami eh. Nakakasunod pa kami, pero hindi na ganun talaga ka ano. Dati mano-mano nga kasi talaga yung mga trabaho eh. Siguro magkaiba ng level, pero pareho rin. Basta tang importante, maging panindigan natin kung ano yung tama. Yun ang importante. I think I changed my mind. Kasi parang talk is cheap. Kung puro social media na lang. At kapagod, di ba? So, what do we do? Yun na lang. Offline. Maybe, di ba? Parang baka it helps to show what we stand for. Not just what we say, what we do, what we actually do with other people, not just individuals, but as part of organizations, for example, or advocacy groups that actually do things. But I think maybe that helps convince people more rather than what we say. I-share ko rin nung time na yun sa amin. Anong tawag dyan? Nung ginawa namin to, kunyari ito, umatik nga. Pero paano mo mapapalabas sa mas maraming tao? Hindi ba? Isang challenge yun. Hindi ka mukha ngayon eh. Kahit sa cellphone, pwede na. Yun yung challenge sa amin. Pwede kang makagawa nito kahit mano-mano, paano. Pero paano nyo mapapanood dito sa mapaparating sa mas marami yung ano, yung itong ginawa ninyo, yung gusto nyong ibigay na message. Yun, isang yun ang challenge sa amin. In fact, actually, fine arts graduate ako eh. Mas graphic. Pero later on, nung na-introduce sa akin yung film, sabi ko, nagpipaint ako nung kasama ako sa kaisahan noon, nagagawa ng painting. Sabi ko, ilan lang makakapanood nito? Pwedeng, dati nga comics, pero ilan lang. Tapos nung nakita ko yung film pa noon eh, hindi pa nga video eh. Pagka gumawa ka nito, mas maraming makakapanood, hindi lang ko konting tao. Mas mapaparating mo kung anong gusto mong mensahe dun sa kanila. Kaya nag-shift ako actually sa film. Tapos later on, video yung ginawa. Kasi mas marami. Dati ginagawa kasi namin lang, di pagka nakagawa mo to, gagawin nyo sa Betamax. O, sa Betamax. Hindi pa nga yung ano eh, yung CD. Oo. Betamax pa noon. Tape din yun, parang tape na pang mas produce video, yung parang mas produce nyo ito,
ilalagay nyo sa Betamax kasi mas cheaper siya. Para pwedeng i... Kunyari, may gallery, pwede iwan to. I-Google. Oo nga, i-Google nyo na lang. Yun yung ano namin noon, yun yung isang process namin. I-Betamax nyo, tapos papalabas kung saan-saan. Nakakarating naman. Noon lang, masaya na kami pagka may nakapanood na gano'n. Tapos, may pa-contest ang Experimental Cinema of the Philippines ni Melda. Tapos may, ano yun? CCP, Cultural Center of the Philippines. Meron silang, anong tawag dyan? Meron sila. Sabi natin, magandang pagkakataon ito. Isali natin. Kaya sumali kami. Kaya pag tinignan niyo yung mga film namin, hindi nakalagay yung, kunyari, Jose Cuaresma, director, hindi gano'n. Pangalan lahat, para lahat kami sama-sama. Kasi kung inyo dati, kung ngayon, red tagging yun, dati siyempre, putya, mapag-iinitan ka eh. Pwede ko rin reveal sa inyo, actually 19 ano na yun eh. Ano ko, anong year na yun? Dahil ba trabaho ko noon? Tatrabaho ko sa DA. Pinag-taxi ako para umuwi ng bahay kasi wala talaga. Yun yung talagang reality ng martial law. Pag napag-initan ka, delikado pa. Anong taon na ba yan? Bago pa ata ginawa yung film. Bago ginawa yung film. First screening venues. Palabas. Actually, ganun din. In-invite din ng iba, pinalabas nila. Yung ginawa nga naman, ginawa ang Betamax. Tapos, dinistributo sa iba ibang lugares. Yung MA thesis ko kasi ay tungkol sa mga groups nila. Yeah. So, so far, ang kalakaran nun, tama yung sasabi niya yung sa Beta. Actually, ang term nila doon, ginamit yan ni Jopa, hindi niya binabanggit lang ngayon, narrow casting. Although, hindi siya exclusive sa atin. Kasi kahit sa ibang mga Latin American countries, basta yung concept na, kasi as opposed to broadcast. So, nagpapasahan ng tape. Ang classic example dyan, yung BBC docu, na binalabas lang namin last week sa Memory Project. Ano yun? BBC TV yung nagpalabas, yung narrator si Senator Edjop, no? Pero napanood ng mga tao sa Pilipinas dahil sa beta tape, nagpasahan. Malamang kasi may kopya yung Edjop, no? Kasi binigyan ng BBC yung pamilya dahil in-interview si Senator. Tapos mula sa beta, nagpasahan sila. Kasi yung mga sila, Chris Meliado, sila Sir Toemima, nung sabi niya, yung To Sing Our Own Song, napanood ko yun eh, sa beta. Lahat sila, sinasabi nila, sa beta. So, actually, off the record, pero pag ginugle nyo sa YouTube, may nag-upload na nun. Pero makikita nyo yung quality. Yung Betamax malamang yon. Kasi ang kopya ng BBC Archives ay napakaganda. At yun yung ginamit namin noong April sa Bandayog at saka last week sa UP Film Center. Kasi nakuha yung permiso sa BBC Archives. Pero hindi nga ganun lagi yung sitwasyon natin na nakakapaalam ka. So usong-uso talaga yung pasa, o yung pagbasa polyeto, pasa pagkabasa. Ito naman, narrow cast. Pero na-invite din po talaga sila yun nga sa film festivals. May concept na rin sila noon na pumunta sa abroad.
yung Asia Vision. Si Alter naman masagawad. At saka meron ding like sila Nick de Ocampo, nag-organize na sila mga festivals. Like, yung mga workshops na nasalihan nila, pinapalabas din naman yan. Like yung Cinema as Art Workshop under ng UP Film Center noon, kay Ma'am Virgie Moreno, yes, nandun sila, yan, sa Mobile Fund. So, may mga screenings din sila. Pero mga theaters lang, yung mga one-time special screenings, or yung mga ECP nga, or yung yun nga, yung kay Lanik nga sa Sony Theater nun sa Cubao, di ba? Dun yung nag-first independent film festival. Basta essentially, mga festivals. Ganun yung way nila. Or meron din yung yung Asia Vision's mobile cinema. So, ganun lang po yung moda noon. Ngayon kasi sa atin, issue siya ng nag-viral ba? di ba? Yung hits. Pero panahon nila po, ganun yung sitwasyon. Kaya mas challenging ngayon kasi mas flooded tayo ng... Flooded. Kaya issue siya ng tiyagaan na lang, on ground lalo na. Parang ito, the fact na nandito tayo ngayon. Wala sigurong tatalo rin sa ganitong klase na in-depth, di ba? Though, bardagulan, hindi ko rin siya trip sa social media. Pero may mga kaya siguro. Kaya believe din ako sa mga social media warriors na may mga, yun nga, kaya nila. Pero hindi yun para sa lahat. Kaya, anyway, yun. Ni Sir Jokwa, ni Rose, ni Risa, parang inisip ko rin yung sa tanong, paano nga? Kasi that's a very real question that we have and that we face every day. And yung isang pick up ko from yung conversation that's ongoing is mahalaga yung first, you never lose sight of the people. Yun naman yung reason kung bakit we have several generations of martyrs during martial law, during the administrations that went after, who really never lost sight of that goal. So, malamig. Ayun. So never lose sight of the people and pass the message, di ba? Whether that's broadcasting or what's the term, Rose? Narrowcasting. It's important to pass the message. May mga ways in which that message is intercepted, even met with harassment or trolling yung tawag nila ngayon, di ba? And minsan nilalaban siyang head on, minsan kailangan magpatuloy, di ba? So mahalaga yung mga pagkakataon mahalaga yung mga pagkakataon kung kailan tumitindig dapat, and the metaphor and term tumindig became something which really resonated with the nation since last year. At mahalaga yung pagpapatuloy kasabay ng pagtitindig. Kasi right now, alam natin yung mga tumitindig, it's madaling i-target, i-red tag, shut down, no, literally, and we've seen many things being shut down over the past years. Pero nagpapatuloy, and that's what's important. And there are many ways, and that art teaches that actually, na napakaraming creative, imaginative, and sustainable ways of passing that message to the people. Kasi malawak ang Pilipinas. As we approach the end, dahil 4:30 na, ayan, baka may mga last, ayan. Yes. Dalawang tanong, I think, from, ayan. Question po, how do we destigmatize or yung i-remove yung stigma sa discussions about communism, socialism? Kasi di ba ang dami ring activists nung martial law na nag-underground, ganun. And it's part of the struggle na kailangan nating i-memorialize or talagang i-acknowledge. So far, grabe kasi yung stigma, pag-usapan lang sa social media or with your friends or families regarding sa communism and socialism. Yung mga ganong ideologies po. Thank you.
Ay, sige. Si Sir Mayor Sanchez. We have two questions. hindi kasi tanong yung sa akin, no? Parang comment na anong papunta kami dito, sabi ko, sino nanonood ng Edjop sa Ateneo? No? Alam ko naman na Ateneyan si ano, si Edjop, no? Pero kanina tinitingnan ko pagpasok ko, may kipag-meet lang sana ako kay Risa, no, dahil kasama ko siya dati sa college. Tapos puno siya. Sabi ko, ah, siguro may nag-require na prof. Tapos nang nagsasalita na sila, hindi, seryoso sila, no? Alam nila yung ano, alam nila yung history. So, ganito, no, parang yung feeling ko nung panonood, nabanggit kanina ni Ma'am Mary si Ray Bea, ina-idolize ko siya, engineering siya eh, tapos editor-in-chief siya ng kolehiyo, no? So, tapos ako engineering din. Tapos kinausap ko siya, parang sa kanya, wala lang, parang ngayon, na pinoproseso ko siya, yung Ray Bea na nabuhay at ngayon ay presidente ng Mapua, nasira yung ano ko, yung view ko sa kanya. Tapos ngayon, yung Edjop na namatay, yun yung ano, yun yung antas ng tingin ko, ganon. Tapos parang paulit-ulit kasi binabanggit yung moderate, no? Moderate si Edjop. Parang ako inis na inis ako doon sa moderate. Kasi parang nung martial law, lagi sinasabi sa akin nung activist na nakilala ko, nung martial law, yung moderate tsaka yung extreme, nagkampi. Tapos ngayon, pag pinaproseso ko siya, talo tayo kasi moderate tsaka yung extreme, hindi nagkampi. Ganun yung ano ko, ganun yung feeling ko. Tapos, pagka nakikita ko na lang yung, ayun o, nakikita ko na lang yung mga estudyante, in a way, kahit ang hina, pinanghinaan ako ng loob, naririnig ko yung mga estudyante na ito yung parang silver lining dito sa ginagawa natin. Napipicturean sila, oh. Tapos ipoposin sa Ateneo Art Gallery. Pwede tayo makuyog eh. Diba? Pagka magiganyan nga, iwas ka na nga lang sana eh. Diba? Pag na-post ka sa social media at na-troll ka, diba? Buti nga ngayon, nakamask tayo at least. Hindi tayo kilala. No? Yung mga ganon, parang maganda yung ganitong discussion at nakikita natin yung mga estudyante, nag-stay sila, seryoso yung ano nila, no? Yung pagkakakilala nila kay Edjop at feeling ko hindi sila ni-require lang ng prof. Yan, salamat. Maraming salamat, Mayor, dun sa pagbabahagi. At babalik tayo dun sa tanong, paano maalis o hinaharap yung stigma laban sa mga tinuturing or sinisiraan bilang community? Or yung fact lang na pinag-uusapan yun? Oo. Parang... So, merong isang academic si Ben Kirkley. I don't know kung kilala niya siya, pero nagsulat siya tungkol sa mga pesante sa North, sa Central Luzon. Sinulat niya noong 2010, sabi niya, actually, yung mga movements tulad ng communist movements, yung mga insurgency sa Pilipinas, yung communist insurgency, Bangsamoro insurgency, etc. Hindi sila, it's a bit of a disservice to always brand them as these labels. Sabi niya, bakit? Because actually, if you talk to the rank and file people, sometimes they're not even aware of what communism is. Pero they're branded as communists if they're activists. What are they really fighting for? It's really social justice. It's really equity. It's really how people can live better, more dignified. And isn't that worth fighting for? Diba? Halimbawa sa Bangsamoro insurgency, sometimes they're not really cognizant of the Islamic ways, etc. But why are they? Sinong nagbe-benefit if you're giving these labels and these brands? But what if you strip all these labels and you look at what people are fighting for? They're actually just about how to make life better, more dignified, that you want better lives for people you don't know, not just your family,
You're talking about people that you encounter on the streets, people who make our food, who serve our our factories, etc. So this is us. This is our community. And why not work for them? Why not give all, our all, at the expense of these labels? So that's, I hope, that's okay. Tsaka mukhang hindi naman yata mawawala yung hanggat mayroong, di ba, clash at mayroong mga interes na nakikinabang sa bawat magkakaibang panin. Mukhang hanggat may ganun, ano na lang siya, a matter na lang talaga na wala man tayong masamang ginagawa. Nag-uusap lang tayo. At saka usually, ano, may Hollywood film ako napanood dati, The Majestic, si Jim Carrey. Diniscuss yung communism doon among the artists, yung sa Hollywood. Kasi diba, nagkaroon ng mga Carteyist attacks doon sa US. And even si, yung sa Hollywood nga kasama, sa matindi. Tapos dinala sa Pilipinas siya, diba, yung CAFA, yung Committee on Un-Filipino Act. So, hindi na siya talaga bago. Ano na talaga, parang paulit. Ngayon nga lang, di ba, yung recent na may senator na nag-mention about yung peace talks, di ba, inano na siya. Na, ano talaga, parang siguro ngayon lang talaga, para parabid ng parabid. Parang mas nagbe-benefit sila. So, Mati, ano na lang talaga. Na sinabi ni Adora Faye De Vera, through his son, sinabi nung anak niya na si Ron nung nag-screening kami ng Beyond the Walls of Prison last week. Patibayan na. Matira matibay. Yun yung inspiration ni Ron sa nanay niya. Sinabi niya sa amin. Yung and that's matibay. Also yung reason why we really must cherish history. Defend against historical distortion. Not necessarily revisionism, because there's also the history of the people, but distortion in the sense that in longer view of things, history teaches us that what is happening sa atin ngayon, that has happened before, there's a reason why this happens again and again, and how people across different generations have responded to the challenge of yung particular situation na paulit-ulit. And in knowing history, that's also where we learn that the things, the words, the terms that people use today is a part of a longer process of how people responded or did not respond or prevented change from happening. So it's in history, in memory projects, and of course in acting on that knowledge that this process continues. So sana nakakatulong yung ganitong mga conversations to somehow broaden the view of things. We start with a film about a very extraordinary person. This is not just about a film, a single work of art or the story of a single person. It's a larger story happening across a larger continuum. Ayun. So, huwag tayong matakot sa terms na ano, kung ano man ang tawagin nila ngayon. Kasi ito, it's also a way of distorting what people need to know or yung really questions that matter, as Risa and Rose have said. And on that note, baka meron yan. So I went to college in the 90s, and I know that during the 90s, I think, if I'm not mistaken, was it when Father Bonoan was still alive, they would show this to all during the college orientation. So during my time, and yung mga, I mean, even before my kuya's time, early 90s, late 80s, I guess, this was shown to all the students. This one in particular. So, yun. Oh nga. So yun. So I just don't know what happened. So obviously they stopped showing. But yeah, before people will come up to me and say, yeah, I saw the documentary in Ateneo and stuff.
Yun. As a side note. Kayo ba? Hindi na ngayon. I think when father was still alive. Interesting, di ba? Kaya lastly. Yes, yes. Actually, gusto ko i-share sa inyo yung sinasabi ko. Sorry, Tito. Baka may Betamax sila. Di ba? May Betamax. Wala na yung Betamax. Wala na yung player. Bale, may digital. Hindi to doon sa Edjop. Ito, actually, experience ko to. Ito, nandito ko na ba kanina? Hindi ko maalala. Yung tungkol doon sa Sabangan. Alam niyo, may isang event doon sa NEDA. Grupo, parang grupo-grupo lang kami. Pinalabas namin yun. Tapos inimbitahan namin si Eggie Cardenas. Siya yung deputy director namin dati sa NEDA noon eh. Na-fast forward chief of staff ni BBM nung senator siya. Hindi siya naging... Sure ako, pumunta ako sa Senate at in-interview ko si Bongbong. Siya yung kausap ko si Eki. Siya yung nag-set up ng interview, yes. Oh, anyway, siya yung deputy director nung ano. Kukwento ko lang sa inyo, parang gathering, tapos parang kami, yung sa staff, tapos inimbita namin siya, tapos pinalabas namin yung Sabangan noon. Di ba sinanok ko nga sa inyo, development for whom? Nung napanood niyo yun, sinabi niya doon sa mga director, ipalabas niyo doon sa mga regions niyo. Film pa yun, no? Inikot namin. Ibig sabihin, basta tama yung ipapalabas mo, pwedeng magbago yung situation. Basta tama, maganda maayos yung pagpalabas nyo ng ano, yung kung ano yung pinalabas. Sinabi niya, pinalabas namin sa iba-ibang regions yung film na yon. Ang ano, personally sabi ko yung development for whom. Pero ang ano kasi noon, alam niyo yung panahon na yon, yung sila Marcos talagang porsigido, di ba may Chico Dam, ganun. Talagang pursigido sila doon sa pag-ano ng mga dams eh. Pero nung napanood niya, sabi niya palabas niyo kasi makakatulong ito kung paano ma-develop yung ano, yung pag-ano natin ng plano para sa development ng Pilipinas. May mga ganon, kaya sana mag-inspirasyon din sa inyo 'yon. Basta tama yung gawin niyo. Tapos magkakagawa kayo, maano niyo yung paraan eh kung paano niyo magagawa ito at ma-accept din nila kahit paano. As mas marami makakaalam. Yun. Parang ano dun sa tanong kanina nung nasa ano. Salamat. Pagsunggab lang lagi sa mga pagkakataon. Tama po kayo dun, Sir Jokwa. Kasi kung tama at maganda at maayos ang ano ang mensahe, talagang it will find a way to be heard. Unlike kung hindi maganda ang mensahe, kahit anong palabas mo, ayun. Nadi-distort din ang view natin actually ngayon ng ano yung importante at maganda. Sadly, kumita eh. Oo. Actually, yun yung ganun kailangan natin ring i-figure out na kahit ayaw natin yun, the fact na may mga nanood nun. Alam naman natin yung tirutukoy natin, di ba? Challenge din sa atin yun. Kasi may nanood talaga. Kailangan mapasahan ang mensahe. Oo. Ayun. And with... Siguro, dadagdag ko lang yung tanong kanina. I think yung from our, on our part, yung pag-present ng... yung pag-present ng personal stories, kasi yung first-hand experiences ng mga biktima dito sa film, nakita natin yun, hindi lang yung kay Edjo, pati yung mga kasama niya, no? Tapos, yung kwento sa taas ng mga kababaihan, no? First-hand accounts yun eh, no? Based on first-hand accounts. So, yun yung importante din na siguro ma-compile, no? In different ways. Yung exhibit namin dyan sa Katabing Gallery, yun din ang objective, no, na yung personal experiences ng bawat biktima ng martial law na may mukha dun, tapos may excerpt ng kwento nila at pwede niyong mabasa yung buong account nila or whatever they're willing to share.
So, I guess isa yun dun sa yung parang role na natin, no? Sa art na hindi lang siya gagawing kaaya-aya, pero yung maging platform for truth, no? And to encourage people also to tell their stories. Yun. Na especially those who are marginalized, no? May iba na kayang magkwento, pero yun nga, kung hindi totoo, kailangang mapag-isipan na paano natin i-address yung ganong parang mga kwento at chismis. Ika nga. So anyway, so maraming salamat. Thank you for joining us today. Maraming salamat sa mga guests natin, sa Hopson family. And thank you to CAP and PUP for working with us. We're actually planning, we will finalize our the video will be available online through the AAG Vimeo account. Pero may cinemata din, no? And it's accessible. Medyo nahihirapan lang kasi ako mag-download. Hindi ko alam, baka hindi kasi siya downloadable sa cinemata. No, I mean, sa pag-screen, parang ang bagal mag-load doon sa cinemata. Dapat talaga din na-download. Okay. So, kaya yung, we'll make it accessible for this month until next month. No? And then, I understand, kanina ko pa pinag-iisipan paano namin ma-upload itong conversation without putting everyone in a very difficult situation, no? So baka audio file ang, pero nandun yung mga pangalan nyo pero walang mukha o kung okay lang, no? So pag kasi ang plano namin mapanood pa rin yung Edgehop through Vimeo. Pagkatapos, mapakinggan yung conversation sa CAP Zoom session nila last year. Kasi maganda yun, kasi naalala ko yung kahit yung mga kapatid ni Edjop, no? Nandoon. Ayun, ma'am, pwedeng share nyo na yung link kasi public na public. Oo, yun. Nakuha ko na yung link. Tapos yung conversation na to, baka audio na lang yung i-share natin. No? Okay, so maraming salamat and I hope you have a meaningful week. The calendar in Ateneo is very full of meaningful activities, no? And please share the word about the exhibits here, especially the one upstairs because it's ending in October 1. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.